Mahalik, welcome back to my channel, your barista Luis, your online barista. And for today's video ay magkakalibrate tayo ng espresso machine. So yung kakalibrate natin ngayon ay yung Gemini CRM3605. So dumating na yung naked porta filter na in-order ko online, and yung tamper. So makakalibrate na natin si machine. So actually nagamit ko na siya. So ang gagamitin kong coffee beans ngayon ay Sultan Kudakan. Yung origin niya. Kasi yung machine ko is calibrated siya sa Indonesian beans. So, para may challenge, papalit tayo ng beans at ito yung ika-calibrate natin. Okay? So, start na tayo! So, yung mga kapanalig, bago tayong mag-start, mag-test shot muna tayo. So, itong beans na gamit ko ay Sultan Kudarat and 8 days na siya from roasting date. So, 8 days old na siya from roasting date. Okay? So, magte-test shot muna tayo. Para malaman natin kung saan tayo mag-a-adjust, so ano yung kailangan natin gawin, kung sa tamping ba, sa grind setting, or sa dosage, para makita natin kung ano yung result ng espresso muna natin. Okay? So, gaya ng ginagamit ko lagi, I use 17 grams para sa aking espresso. So, para makita nyo. Okay. So, dito tayo mag-start. Yun. Kita natin. So, gagamit ako ng 17 grams muna. Okay. So, sa mga gamit ko, ipopost ko yung link nung mga shop na binilhan ko ng tamper nung porta filter, yung naked porta filter or yung tawag doon, bottomless porta filter, and itong dosing funnel or dosing ring. So, start tayo sa 17 grams muna. Okay? So, magte-test shot lang muna tayo para malaman natin kung saan tayo mag-a-adjust or ano yung gagawin natin. Okay? So, usually, yun naman talagang ginagawa. Test shot. So, check din natin kung makakuha natin or ay, kulang. So, check natin kung makakuha natin yung pressure na kailangan natin sa ating Gemini CRM3605. Yun yung model ng Gemini na gamit natin. Okay? So, itong grind setting, So, yung grind setting na gamit ko rito sa ating electric board grinder ay ito yung grind setting ko sa Indonesia. So, since iba yung beans na gagamitin ko, hindi magbabago to. I mean, yung result na makukuha ko, may iba. Hindi katulad ng sa Indonesia. Okay? So, yun, usually naman ganun yung ginagawa. So, every time na may bago kayong beans, magka-calibrate kayo. Para malaman nyo, or mag-test it kayo, calibrate nyo para malaman nyo yung setting nung beans na gamit nyo. So, etong so, sa pagtatamp, ang ginagawa ko, syempre, papantayin muna natin. So, make sure na pantay lahat nung edge or yung gilid ng tamper. Then, pagkapantay, tsaka tayo magtatamp. So, normal tamp lang. So, every pag magte-test shot naman, usually, normal tamp lang yung ginagawa ko. So, mag-start na tayo. Extract. So, yun. So, 3 seconds siya nag-pre-brewing. Then, check natin yung gauge niya. Uy. Nasa 10. 11. So, 11 yung pressure niya or yung gauge niya. Okay? So, since nakuha natin yung pressure na, yung pressure na kailangan natin, umabot siya ng 11 yung gauge. Pero, yung nakuha natin result, for 25 seconds ay 20 grams lang. Okay? Since sa isang sa test shot pa lang nakuha na natin yung pressure na kailangan natin, pero hindi natin nakuha yung grams na address kung ginagamit. So doon tayo mag-add sa setting sa grams, sa dosage natin and sa tamping natin. So next natin, kailangan natin makuha or gusto kong makuha yung 30 to 35 grams no espresso na mismo, okay? Sa
sa setting na nakuha natin. Okay? So for 25 seconds, 20 grams lang yung nakuha natin. So, i-adjust natin yung timer ni Gemilai. So, papatagalin natin. Siguro, try muna natin ng around 28 seconds. Check natin kung ilang grams yung makukuha natin sa 28 seconds. So, ngayon, i-adjust natin yung seconds, yung extraction time ni Gemilai. So, try natin yung 28 seconds. Okay? So, according to manual, sa manual nung nakuha natin, i-hold lang daw to. So, press and hold. Tapos yan. Hanggang sa makuha lang natin yung seconds na kailanganin natin or yung seconds na gusto natin. Okay? Okay. So, yun. So, medyo messy lang siya. Kasi talagang sumisirit siya eh. Pero ako siguro kung gamit nyo yung double spout na powder ay na double spout na porta filter, hindi naman siya sisira. Okay? So, yan. Okay? So, gawa na natin 28 seconds. So, mag-extract ulit tayo. So, same. Gagamit tayo ng ating 17 grams na coffee beans. Fairness, masarap yung Sultan Kudarat na beans. Siguro dahil freshly roasted siya. I mean, kaka-roast lang. Hindi siya luma, kumbaga. So, pantayin lang ulit natin. Then, iangat yung siko. Then, thump. Ayun. Okay. Okay, then, shot. Okay, yan. So, yun. Okay. Umabot tayo ng 12. So, yun, medyo mataas yung pressure niya. Kita niyo naman. So, sa 28 seconds, naging 16 grams. Okay. So, yan. So, mag-start ulit tayo sa ating pangatlong extraction. Okay. So, 17 grams. Pero, magla-light temp lang tayo. Procedure nung second extraction natin. So, tinaktak natin. Then, pantayin muna natin kung tama. Okay. Yan. So, kailangan even. Then, tsaka tayo mag-tamp. Light temp lang. Okay, so extract na natin. So nag-light temp lang tayo dito. So yun, nag-pre-brewing na siya. And extraction. Okay. Umabot tayo ng 13. Sa pressure niya. And check natin yung result na makukuha natin. So 28 seconds mas tawag dito. Mas kumonti pa nga yung nakuha natin eh.
So kung ganun yung pressure na nakuha na natin for the second time, mag-adjust na tayo sa grind setting natin. Okay? Masyadong matapang to. Tinikman ko yung nauna. Sobrang concentrated. So, 1, 2. So, yan. Dito ako ngayon mag-grind ngayon. So, pinakorse ko siya ng konti lang muna. Okay? Then, i-on natin para makapag-adjust yung burn niya sa loob. Tsaka tayo mag-grind. Okay? So, yan. 70.1. Katulad nung nakuha, ginamit natin nung pangatlong tawag dito, pangatlong grind. I mean, pangatlong extraction natin. So, 70. Then, stamp tayo. So, make sure lang napantay lahat. Then, thumb. So, naka-zero. Then, struck tayo. Okay? Check natin kung may mababago sa ating extraction. So, yun. Kita nyo naman. Konting adjust lang ginawa natin. Then, yung pressure niya, laki ng binaba. Patayin ko muna, mapupuno na. So, ang laki ng binaba ng ating pressure. So, umabot lang siya ng 3 to 4. Ating coffee. So, pantayin lang ulit natin kung pantay yung gilid. Then, hard thumb. So, mas didiinan natin. Yan. So, 0. Then, tsaka tayo mag-extract. Check natin kung may magbabago doon sa ginawa natin. So, halos walang pagbabago. So, ang gagawin natin, sa grind setting ulit tayo. Okay? So, mapupuno siya. Patayin na natin. Okay? So, hindi na bago yung pressure natin kahit diniinan na natin yung thumb natin. So, ang gagawin natin, sa grind setting tayo. So, i-adjust ko itong grind setting ng isa lang. Okay. Then, on ulit natin para makapag-adjust yung burr niya sa loob. Okay? Then, tsaka tayo mag-grind ulit. Okay. Then, okay na. Extract tayo. Check natin kung may magbabago. Yun. So, nagbago naman yung ating pressure, pero mababa. Mabot lang siya sa 5 to 6 na pressure. Baka mapuno na naman eh. So, pinatay ko na siya. Hindi ko na siya inintay ng 28 seconds. Okay. So, ngayon mag-adjust na tayo sa dosage siya. Yan. Okay. So, sana makuha na natin, no? Nakailang shot na tayo. Okay na. Okay na. Then, shot. Extract na tayo. So, pre-brewing and extraction. Check natin kung aangat. Umangat naman siya. 2, 6, 7. Abot naman siya ng 7. Pero mababa pa din. Pinatay ko na.
naka 40 grams na siya. Eh, wait, gumagalaw yung ano natin. Okay na. Then, extract. So, ang dami na nating ano ha, nagawang espresso. So, mas dininan ko na siya. Pero same pa din yung ano niya. Almost same pa din yung pressure niya. 5 to 7 pa din. I mean, 6 to 7. So, yeah. Ayan na. So, extract na tayo. Extract na tayo. Yun. Umabot na lang tayo ng 9 to 10. Mas magandang extraction na to. So, ganun lang. Nakuha din natin. Pero mag-extract ulit tayo ha. Yun. Nakuha din. Pero mag-extract pa tayo ha. Para check natin kung same pa din yung pressure na makakuha natin doon sa grind setting na yan. Okay. So sa ano na yon, 28 seconds na yon, then around 9 to 10 yung pressure, nakakuha tayo ng 29 grams. And start. And so pre-brewing ulit siya. Then extraction 9, 10. Okay, so naging consistent na yung pressure natin eh, no? So nag-range na lang siya from 9 to 11, so which is mas maganda kasi okay na yung tawag dito, yung pressure natin okay na, yung grind setting okay na, yung grams or yung dosage natin okay na, yung time. So mag-a-adjust na lang tayo sa extraction time niya. So sa 31 seconds nakakuha ako ng almost 30 grams. Okay. So, ang gagawin ko, tatagalan ko na lang. Gawin ko na lang 35 or 34 seconds. Okay? So mag-adjust ta ulit ako and mag-extract ulit tayo. Extract na natin. Pre-brewing, extraction. Then check natin yung pressure. 9, 10. Okay, 10. Yun. Pero in 34 seconds nakuha ko ng 40 grams. Ayan na. So 0, 0, then extraction. Check natin. 9, okay, 9. So 9 ticks. Ngayon yung ano niya. Pressure. Yun. So 32 seconds. Ganun pa yung nakuha natin. 39. And yung shot glass natin. Air. And shot. So yun, pre-brewing. Then extraction. Then 9, 10. Okay, 10. Okay, so nag 10 lang tayo ngayon. 9 to 10. Sure na to. Yun, o diba?
So 32 seconds, 36 grams. So pwede na rin. So nakuha na natin. So sa thumping tayo nag-adjust. Nakailang shot din tayo, pero okay na. And then extract tayo. Ten. Okay. So 10 pa rin yung pressure natin, which is naging consistent na rin tayo sa thumping. So yun na lang naman yung naging problema. At least nakuha na natin lahat. Ayun. Okay. So 32 seconds nakuha natin ay 33 grams. So yun, nakuha din natin, na-calibrate na rin natin si Gemilai kasama yung automatic na extraction na extraction time niya. Okay? So titikman natin yung espresso natin. So mga kapanalo, natapos din tayo, nakakuha din natin yung espresso natin, yung ideal extraction time natin, grams, and titikman na natin siya. Nakap niya, nakuha natin yung ideal na shot na gusto ko. So sweet, sweet acidity, and talagang hindi na ganun katapang yung body niya, medium body. And so nakuha natin yung notes niya na mild citrus, or may pagka-sweet yung acidity niya, then medium yung body, and may pagka-parang brown sugar yung notes niya. So yun, halos maubos ko na siya. So pakita ko sa inyo yung naggamit nating espresso. So mga kapanalig, ito yung nagamit nating espresso sa calibration. So nakatatlong cups tayo, natapon pa yan. So pinahirapan tayo nito, Gemini. Pero sulit naman. Masarap yung espresso niya, nakuha natin yung notes. So mga kapanalig, medyo nahirapan tayo sa pag-calibrate ng Gemini CRM3605. Pero sulit naman siya dahil automatic na siya. Kumbaga, isang pindot ko lang, automatic na siya mag-stop. So hindi ko na siya kailangan bantayan, and pwede ko na magawa yung mga dapat kong gawin pag gagawa ko ng order. So yun yung purpose ng automatic. Bakit pinipilit kong makuha yung ideal na espresso ko using automatic, automatic extraction. Okay? Para mas maging efficient yung paggawa ko ng drinks, mas mapabilis. Hindi yung maghihintay ako, then tsaka ako gagawin yung next mong gagawin. Okay? So pagka mag-extract na ako, hayaan ko lang siya, then automatic na siya mag-stop. So yun din yung purpose bakit pilit kong kinukuha yung extraction na gusto ko sa automatic na machine. So mga kapanalig, hindi man natapos yung video na tayo na hindi tayo magla-latte art. Nagawa tayo ng latte art, syempre. Mas maganda naman na yung machine na to. Kumpara kay Dondi, mas maganda yung steam ni Gemilai CRM3605. So, alos nakalahatik yung espresso ko. Siya na yung gagamitin ko. Sorry naman. Masarap yung espresso eh. Yan. So, purge muna tayo. Kailangan mag-purge kasi tubig pa yung una niyang nilalabas. Hindi steam. Okay. Tsaka natin tayo mag-steam ng milk. So, off-center. Wow. So, gagawa ko rin ng videos to. Pag-steam ng milk, gamit itong Gemilai. So, off-center lang lagi. Hindi yung pinakagitna, hindi pinakagilid. Yung steam one. Okay? So, nakuha na natin. Okay na. Diba? Oh. Ang ganda, oh. Mas maganda talaga siya. Ang pakakay, Don Lee. Pero, syempre,
Yun yung presyo niya, mas mahal nga lang. Sa latte art. Uy, uy, uy. Thank you. So yun, kung gusto nyo, kung gusto nyo yung video natin ngayon, don't forget to like, share, and kung di pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, subscribe na din po kayo. So medyo nahirapan tayo ngayon, pero sulit na sulit. So see you next vlog. Bye!